Yun o. So, welcome back mga ka-tips. Ha? Tonyo Starks para sa isa na namang edisyon itong ating karera tips and analysis. No? Panglinggo na po ito, no? January 7, 2023. Dito sa nag-iisa, walang kapares, walang kakupas-kupas na Metro Tour at Malvar, Batangas. So, medyo malyamado. No? Actually, malyamado, hindi medyo. Medyo malyamado yung January 6, no? Na karera. At ang nakakapakinayan kasi doon, yung mga meron tayong dalawang dihado, no? Almost, no? Almost, konting-konti na lang, oh. Sino-sino nga ba yan? Sweetie Giselle, no? Pandihado natin na segundo lang kalaban si Ombre, no? Konting palo na lang na hindi magawa nito, aso nanalo na yung 7 siguro, no? Halamang lang ng konting-konti lang sa meta na inabot. Tapos yung pangalawang dihado natin, numero 8, Big Battle, no? Sabi ko nga sa inyo, yung karera na yan, karera ng mga galing bakasyon, at nanalo yung isa ding galing ng bakasyon, no? Yung numero 2 na si Orange Bell, no? Pero okay lang, no? Dahil at least mas maraming masaya, no? Hindi nga lang lahat kasi syempre may mga dihadista, no? Yung mga dihadista yun ang medyo saktuhan lang siguro, no? Pero kung napalagay kayo ng Yamada tas nataon na, you know, pinang-forecast yung si Sweetie Giselle, eh, maganda-ganda pa tsaka yung Big Battle siguro. Okay? But nevertheless, no? Punta na tayo dito sa karera ng Linggo. Etong Linggo, well, parang ano rin, no? Parang saktuhan lang din, no? Hindi masyadong wala akong nakikitang masyadong dihado, no? So siguro pabor para sa lahat na rin 'yan. Pero again, ha, huwag niyo alisin yung probability na may isang dihadong lumusot diyan na sobrang lalim tapos magtuloy-tuloy lahat 'yan kasi alam niyo na, pag natalo na, no? Dire-diretso na po 'yan, ha? All right, so, sige, bago tayo magkwentuhan, no, daanan muna natin ang ating mga usual portions. So syempre, shoutout muna tayo, no, sa ating mga members, sa mga kasama natin dito sa VIP, dito sa ating vlog, no. Maraming salamat sa inyo, ha, sa inyong suporta. At sana nagsitama kayo, no, kanina. At saka syempre, no, sa mga susunod na pangangarera. At normal lang, no, na hindi nagtuloy-tuloy, no. Hindi naman araw-araw Pasko, pero sana, no, yung mga mas malalaki, nakareserba sa atin kasi syempre, mas dihado ang gusto natin. Okay? So shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Kaya simulan natin sa pinakababa naman for a change, no? Danilo Cecilio, Willie Rosales, of course si Boss Willie, Randy Acle, Ronald Robin, si Anthony R, of course si Nick Nugal, at ang ating newest member, no? Dito sa ating vlog, maraming salamat sa iyo, Reggie World. Ha? Maraming salamat sa inyong suporta. Oh, hindi ko na makalimutan si Yoy, George Abao, no? Maraming salamat sa inyo, no? Sana, no? Nakukuha niyo yung mga impormasyon na kailangan ninyo para sa inyong pangangarera. Okay? At syempre, bago natin makalimutan, no? Daanan natin ating mga kahuntahan sa comment section, ano? Hindi, paulit-ulit ako humingi ng dispensa, hindi tayo nakaka-reply, ano? Pero sabi ko nga sa inyo, binabasa ko yun, no? Pag-gising ko yun, isa yan sa mga una nating sinisilip, no? At syempre, yung mga good vibes, ni-invibe natin yan. So sabi ko nga sa inyo, i-invibe nyo lang, ha? Ang pangangarera, isa yan sa, dapat sa mga way, no? Ng pag-good vibes lang, no? Kasi, pagre-relax lang, ha? So, kung medyo busy, gusto nyo mag-unwind, no? At na, you know, marunong kayong mangarera kayo. Kung hindi, huwag na kayong pumasok dito. Okay? So, syempre, shoutout sa inyo lahat. Simula natin kay, ayan, Jason De Los Santos 2765. Maraming salamat. At, Tonyo Baisa, maraming salamat sa iyo. Prasciolo Furnace Jr. 1592. Maraming salamat. Of course, Celestino Abejo. Maraming salamat. Si Jostan, alam mo din, no? Maraming salamat, sir. Alam po, nakapag-respond ako kanina. So, maraming salamat. At, sino to? Shoutout, no? Junior Delada at sa kanyang asawa, ha? Na si Mary. Maraming salamat sa inyo. Shoutout to June Salazar ng Tondo, Maynila. Maraming salamat. Si Obet Arce, no? Maraming salamat sa inyo. Kay Eric Abrantes ng Pizarro, OTB, no? Maraming salamat. Sana pala rin, no? Yung Linggo, sana para sa atin naman, no? Hernando Laisico, no? Good day sa inyo, sir, at maraming salamat. Elmer De Lima, no? Maraming salamat. At shoutout sa Victorious OTB, ha? Verdad ng Elmer, galingan kay Elmer De Lima, okay? At si Nick Tampos, of course, si Yoy, George Abao, Boy Tumagan, 8508, maraming salamat. Of course, si Pinoy Light Tracker, no? Laging mga nandyan yan, mga kasama natin, no? Regulars natin yan, ha? At Thurston Biscara, maraming salamat. At sana, no? Kung hindi nanalo kanina, makabawi, ha? Sinto, ay, sayang user lang, no? Davis Valmores, maraming salamat. Virgilio Santos Jr. Atoy Medoranda. Sorry, nabubulol tayo, no? Maraming salamat.
At ayan, shoutout sa mga batang K7 sa Kamias OTB. Galing yan kay ano, kay Atoy Medoranda. Okay? At sino pa? Nate Evansev Das Pascua. Ayan. Maraming salamat. God bless din sa inyo lahat, ano? At sino to? Shoutout kay Harold DC 7808, no? Shoutout din kay Munir Bombay Feliciano, ha? Maraming salamat sa inyo. Yun nga, sayang, no? Kay Hinaro Taruk, shoutout sa'yo. Doña Chichay, wala talaga tayo yan, no? Hindi yan kasama dun sa ating mga na nakusunodahan. Kasi nga, medyo malayo, no? Medyo malayo yung oras, no? Sa totoo lang, ha? Tama yun, medyo malayo sa oras. So, well, ganun talaga. Baka siya lang talaga yung palaban dun. But anyway, not to take credit, no? Where it's due. Kasi syempre, kung laban yung kabayo niya, di ba? Say, congratulations kay Boss JC. Natapat sa kanya yung karera na yun. Okay? At, si Eric Abrantes, no? Maraming salamat, sir, sa invitation, ha? Pag-isipan natin mabuti, no? Ngayon kasi medyo busy tayo kaya hindi ako masyadong makauo sa mga ano eh, sa mga tournaments, no? Pero mahilig tayo dyan, ha? Julito Irineo Jr., maraming salamat. Gilbert Duma, Aldrin Rosell, ayan, si Thurston Troy, maraming salamat. Mon Calisay, maraming salamat. Kay Romeo Galang, no? Maraming salamat. At sino pa? Baka may nakalimutan tayo. Wait lang. Ayan, Richard Rodriguez. Ayan, maraming salamat. Osid Matt 8567. Maraming salamat, sir. At sino pa ba? Orlando Pascual, no? Maraming salamat, no? Siya din naman yung nag-point out, ano? Totoo yan, no? Yung mga kalaban ni Doña Chicha, yung mga sa round 126, yung prohebo ng mga yan. No? Kaya hindi na rin natin kinuha, no? Kasi nga, ang alam ko, medyo may kalaban din naman sa unahan, no? Kaya lang, nung time natatakbo, ito, makuwento ko lang ulit, no? Nanood nga ako nung vlog ni Boss JC. Sabi nga niya, babae yung kabae niya. So pag mayroong nasa likod, no, bibilis ng bibilis. Tatry lang niya mauna ng mauna. No? At nangyari naman kasi syempre, bumuntot. Dahil niya siguro, hindi palaban yung mga kalaban. No? Bumuntot ng bumuntot, nakatapos tuloy, no, si Doña Chichay. So congratulations ulit ha, sa mga nagsitama dyan. Ganun naman ang dihado, no? Tapat-tapat lang yan. No? Minsan akala mo yung specific time na yun yung tatapusin, di ba? Pero kagaya ng sinasabi ko, no, lalo na sa mga lower classes, no, pag umabot ng certain time, no, ibig sabihin may inantay. Eh, iba na talaga yung pwedeng manalo or marami nang pwedeng manalo, no? Alright, sino pa ba? Eduardo Avanzado, ayan, maraming salamat. Shoutout sa Happyland OTB sa Caloocan, no? Maraming salamat kung nanonood kayo dyan. At sino pa ba? Oh, sayang, may mga user lang ulit, no? Si Joff Madrideo 384, ha? Maraming salamat. Salvador Barameda, no? Maraming salamat, sir. Napapadaan kayo. Si Louie Acuna, Pedrito Macrohon, si ato, Karma Vlog ML2366. Maraming salamat. At last but not the least kay Eleanor Kadag, ano? At shoutout sa mga karerista sa Barrio Mautak, no? Si JR Kadag at sino pa? Jeff Pogi. Ayan, maraming salamat. May Pogi pala dyan. So maraming salamat sa ating mga kahuntahan dyan. So sana, no, nakukuha niyo yung impormasyon na gusto ninyo, no? Maraming salamat doon sa nanonood ating mga ads, sa mga nagsishare itong ating vlog. At syempre, no, sana magsitama naman tayo for Sunday. Alright? Simulan na natin. Totoo na ito, no? Pasensya na doon sa mga hinahay vlog sa shoutout natin. Lumagpas na lang kayo dito. Alright? So simulan natin. Meron na tayong 8 karera, no, for Sunday Racing. Feeling ko naman mas maganda yung mga dibidendo dito sa Sunday Racing, no, kaysa dun sa Sabado, no? At isa kasi may mga nagtatanong sa atin, no, kung sino yung patok, no? Syempre yung mga liyamadong nakikita natin, no, masagot ko lang yung tanong na kung meron bang patok. Meron naman, no? Paminsan-minsan meron naman talagang patok. Ibig sabihin, lamang, no? Lamang sa pruweba. Ang susunod na tanong na lang naman dyan kasi kung, you know, kung mabibigyan ng ustisya. Kasi kung mabibigyan ng ustisya, pwede mo talagang, you know, talpa ka. Kaya lang, hindi ako liyamadista, eh. No? Kaya hindi ko masabi na patok kasi at the back of my head, gusto ko kahit papano na yung mas dihado yung manalo, no? So pasensya na. Kung ganyan tayo mag-isip, eh mas gusto ko small capital, big dividend. Ayoko magtalpak ng 500 to 1,000, no? Hindi tayo ganun man. Yan. Okay? Anyway, simulan natin. Race number 1 is pick 5, no? So hindi pa to ang winner take all. This is 3-year-old, above maiden, 1,400 meters. Tingin natin 1.29, no? Paglalaban ng pruweba na itong mga ito. Lahat ng babanggitin natin, base sa ating mathematics, no? May 1.29, okay? Numero 3, Blame the Ghost. Yan ang ating pamprimera, no? 129. Tingin natin meron yan. Panigundo natin yung numero 5 na si Boss Uno, no? Isa to sa mga nakita natin, no? Base lang sa performance, no? Na may possible 129, no? Hopefully better nga, eh. Sabi ko nga,
pag dito sa mga maiden, gusto ko sana mas magaganda yung pruweba para may inaabangan tayong, you know, para mga pwedeng gumaling pa na kabayo. Panyasero natin numero 6 na si Galactus, no? Kalaban niya siya, makalaban ito. Fantastic forma. But anyway, kay ang nakalaban nito medyo mabigat-bigat din, no? Si Girl on Fire, Umnutrice, tinapos ni Girl on Fire doon, no? So may possible 129 or better para sa atin yung numero 6 na si Galactus. Okay? So, sa race number 1, tatlo tayo. 3, Blame the Ghost. 5, si Boss Uno. Tapos 6, Galactus. Race number 2, ito simula na ng winner take all. At dahil simula ng winner take all, tingin natin benguhan, no? Itong race number 2, no? At anybody's race kasi this is class division 5, no? 1,400 meters lahat to, gugulong na papunta sa meta, no? At tingin natin 130, no? Siguro tatapusin ito. And given that target na clockings, no? Kahit sino pwedeng manalo dito. 131, Diyos ko naman, no? Pamprimera natin, syempre yung nasa unahan na, no? Para kung meron mang gumulong, yung nasa unahan na, no? Sa is na si Daginding, isa sa mga tingin nating may tulin dito. So, pamprimera na natin yan. Panigundo natin yung numero 4 na si Express Lane, no? Isa sa mga nakita natin na may possible 130. Tapos, panersero natin yung pwedeng sumunod kay Daginding, no? Kinuha na natin yung numero 2 na si Winsome Maxim. Okay? But don't get me wrong, anybody's race yan. Anim lang naman yung tatakbo, no? So, bahala na po kayo kung gusto nyo dito sumugal, ano? Ha? Pag kumuha kayo ng dalawa dyan, siguro mga around 30% na yung chance nyo, no? Na maka 1 point sa winner take all, no? So, probability lang naman yan and statistics. Okay? So, sa race number 2, tatlo tayo sa is. Daginding 4, Express Lane. Tapos 2, Winsome Maxim. Race number 3 na tayo, no? 11:15 split. Another 1,400 meters. At 128.8. Ang tingin natin paglalabanan nila rito. Pamprimera natin dito. Kahit mabigat yung dala, kursunada ko talaga ito, numero 4. Piece of cake, no? Alam naman natin malaki na yung ibinaba niyan, no? Ang hindi lang natin alam, eh kung bakit bumaba, no? So yun lang ang tanong natin dyan. Anyway, pamprimera natin yan. Panigundo natin yung 5 na rin, no? Na si Ayuda, no? Pareho sila kasing may 128 or better, no? Nilalagay na nga lang natin sa 128.8 kasi nasa 11:15 split na ito. Tapos panel 0 natin na pandihado, numero 6, high quality, no? Sabi ko nga sa inyo, isang makasingit lang na dihado dyan, baka magkarambola na tayo lahat sa mga susunod na karera. Okay? So kailangan meron kayo niyang protection lang ba? So sa race number 3, tatlo tayo. 4 ang piece of cake, 5 ayuda, tapos 6 high quality, no? Pwede palang escalerong trifecta to, no? 4, 5, 6. Race number 4, ito mataas-taas na grupo. 47.53, ha? 1,400 meters. Tingin natin mga 1.25, around 125.4. No? Paglalaban ng pruweba nito, no? Interesting race kasi pag may nadihado dito na nanalo, well, tagong-tago pruweba niya. Ha? Pamprimera ko dito, mas kursunada ko lang yung tres na si Ambisyoso. No, hopefully hindi masyadong malyamado, no? Kasi mas nananalo to si Ambisyoso kapag dihado, eh. Panigundo natin yung pwede magdala ng bandera, numero 1, Palawig, at saka si Charm Campaign, no? Parehong may tulin ito, ha? Tapos panel 0 natin, numero 4, Platinum Frolic. Okay? Yan yung mga tingin nating may 125.4, no? Na pwedeng manalo dito sa race number 4. So ulitin lang natin, 3, Ambisyoso, 1, Palawig, tapos 4, Platinum Frolic. Kundi ako nagkakamali, si Platinum Frolic yung nalamado, tapos dihado yung nanalo, no? Walang matandaan ko sino yung kalaban niyan, eh. But anyway, race number 5, 6:10 split, at 1,400 meters lahat to, no? Tingin natin 128.6, ha? Medyo mas maganda yung pruweba nito mga ito, no? At pamprimera natin dito, numero 8, Tulak ng Bibig. Baka lang kasi, no? Baka naman get Platinum Frolic na kakabit, or kung hindi man sa extra double, no, ni Platinum Frolic, sa tingnan natin, no? Panigundo natin yung numero 3 na si Color Blast, no? Mahirap lang kasi nanggagaling sa likod na likod to si Color Blast niya, no? So medyo sa pamitan nyo na ini-expect talaga na matawag ito. So doon sa mga mahilig sa diremate, syempre, panguha naman talaga. Panel 0 at paningit na pandihado natin numero 2 na si Heritage, no? Lagi namang may mga dihado, no? Na may possible manalo galing dito sa stable, ha? Nila Mr. Maceda, no? Kagaya nung Sweetie Giselle, no? Nakakapanghinayang konting-konti lang, no? Animal, umabot pa. Nakita ko na sa, sabi ko nung tinawag na nung lumagpasan ng meta, sabi ko talo na inaabot talaga. Alam naman natin, no? Sobrang layo ng
sa labas dito sa Metro Turf. Okay? So sa race number 5, tatlo tayo. 8. Tulak ng Bibig, 3 Color Blast, 2 Heritage. Race number 6, no? 1400 meters 6-10 split. Ulit, no? 128.7 naman tingin natin. Paglalaban ng Proweba. Ito yung sinasabi ko, no? Na kung hindi kay Tulak ng Bibig, pwede ring DD plus 1. Di ba? So, use your imagination lang. Pwedeng extra double. Yung kaninang gusto natin natin. No? Dito sa race number 6, ang pamprimera natin, parang lamang, no? Base lang sa history, no? Sabi ko nga sa inyo, tiyempista lang naman tayo. Numero 6, Havana. Una na sa mga taga-Havana dyan. Hello! Alright. So, Havana una na. Tingin natin medyo lamang, no? Medyo lang, ha? Kasi, lagi naman yan. Yung class division 5, 6-10 split. Halos pare-pareho ng Proweba yan. Okay? So, anybody's race yan para sa atin. Panigundo natin dito yung numero 4, si Celebrity. No? Si Celebrity. Nakababato as low as class division 5, no? Pero kaya pa nito hanggang 11:15 base lang sa oras ha para sa akin. Okay? Tapos panel 0 paningin natin numero 3 na si Modern Stroke, no? At possible din kasi na extra double sa last race itong si Modern Stroke, no? So tingnan niyo na lang kung kanino kayo kakampi, ha. So sa race number 6, tatlo tayo sa is Havana, una na 4 Celebrity, tapos 3 Modern Stroke. Penultimate race, race number 7, 22:27 split. Tingin natin 1:27, no? Paglalaban ng Proweba na itong mga ito. Pamprimera natin, may best time syempre, no? Antimano numero 7, Eye in the Sky. Nung nanalo to, best time ni 1:26, napakagaling, no? So ang tanong lang, kung mauulit eh, no? Tingnan natin kung mauulit niya. Panigundo natin, kursunada ko dito, numero G's na si AP Factor, no? Ang laki na nang ibinaba ng grupo nito ni AP Factor, no? Galing to ng 34-39 kung hindi tayo nagkakamali, ano? So nasa 22-27 na lang, may tulin pa ito, ha? Pwede itong sumunod sa kung sino mong magdadala ng bandera. Panel 0, paningin natin yung numero 11, This Girl Is On Fire, no? Yung binanggit ko kanina na kalaban ni Galactus, no? Pero maganda kasi yung panalo nito, no? Kaya tingin natin pwedeng pansama. Okay, sa race number 7, tatlo tayo, setting Eye in the Sky, G's AP Factor, tapos 11, This Girl Is On Fire. Final race na, para tingnan ng winner take all, no? 1,400 meters, 16:21 split. Tingin natin 1:27 naman paglalaban ng Proweba nitong mga ito. Pamprimera natin, no? Couple entry, no? Baba Boom, one of a kind. Although alam ko si Baba Boom ang may inam dito, no? Dati may 1:20 sa isto eh. Hindi ako nagkakamali. So, lalagyan na lang natin sa 1:27 kasi dati naman yon. Okay? Panigundo natin numero G's na si Lucky Leia. Si Lucky Leia, again, may best time din to. No? 1:25 in the not so distant past naman yan. No? Kaya lang, hindi ko alam bakit din niya maulit. Eh. Okay? Tapos, panel 0, paningit natin dito. Numero 4 muna, Mandatum. No? Ito yung sinasabi ko na possible extra double ni Modern Stroke. No? Kung kaya Team Big Boss James kayo, no? Possible. Extra double. At paningit natin 11, Player Andre. Okay? So, sa race number 8, apat na yung kinuha natin para sa paratingan. 3, Baba Boom. Tapos, G's, Lucky Leia. Tapos, 4, Mandatum. At 11, Player Andre. Okay? And of course, ang ating 1 for the day, dihado na nga lang yung nilalagay ko, no? Sa 1 for the day. Kasi syempre, kung sobrang outstanding naman, di naman na natin siguro kailangan i-highlight yan, no? Bilang isang mananaya, dapat kahit papano, sinusubok-subukan niyo rin yung mga ganun, no? Kung gusto niyo lang naman, no? Pero kung walang budget, hindi naman ako tataya talaga. Alright? So, ang one for the day natin, Winsome Maxine. Okay? Sa race number 2 yan, no? Anybody's race naman yun, no? So, kung mahilig kayo sa lamado, tapunan niyo lang ng konti, malay niyo, di ba? Mas malaki pa yung tamaan niyo pagka mga dihado na ganyan. Okay? Ulitin ko lang, one for the day natin, Winsome Maxine. At ang ating giya, no? Sa winner take all, simula race number 2 ito, no? 2, 4, 6, 4 lang, tapos 3, 4, 8 lang, 3, 6, 7 lang, tapos 3, 4, 10, 11. Okay? So, sa winner take all, ulitin lang natin, no? 2, 4, 6, no? 2 wins sa Maxine, 4 express lane sa is Daginding. Siningil natin 4 piece of cake, no? So, sana makalusot. Tapos 3, 4, 3 ambisyoso, 4 platinum frolic. Siningil natin 8, tulak ng bibig. Tapos 3 sa is, 3 na si modern stroke sa is, Havana una na. Tapos siningil ulit natin 7, eye in the sky. Kasi syempre yung 4, kinuna natin sa huli, no?
3 Baba Boom, 4 Mandatum, Jis, Lucky Leia, at 11 Player Andre. Okay? So, 192 pesos po yan. Yan ang ating giya na winner take all. So, yan naman ang ating mga giya sa January 7, 2024. Dito sa nag-iisa, walang kapares, walang kakupas-kupas na MetroTor, Malvar, Batangas. So, maganda yung effect pag yung laptop nasa ilalim, ano, nakakapayat ng konti. But anyway, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa atin. Maraming salamat sa mga nagsasubscribe at syempre doon sa mga nakasubscribe, no, na patuloy na nanonood sa atin at sumusuporta. No? Maraming salamat sa inyo. Again, huwag nyo kalimutan, ang goal natin is small capital, big dividend, no, para hindi masyadong masakit. Ha? Pagka natatalo at hindi natatapat. Pero nakikita nyo naman, no, yung mga dihado natin, kahit papano lumalaban naman, no, masarap tayaan, no, kasi nando naman sila. Kung gusto niyo ipanigundo panila zero sa mga exotics niyo, walang problema, by all means do that. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna, medyo napahaba na naman ang ating mga pananalita dito. Maraming salamat sa inyo lahat, sana magsitama, no, masimulan ng maganda itong ating 2024. Okay, so hanggang dito na lang muna, good luck, Antonio Starks, paalam.